Hey, what's up sa inyo dyan? Andre here from Tagalog Guitar Lesson. Ang lesson natin ngayon ay I'll Be by Edwin McCain. So, umpisa na agad natin. Ang mga chords na gagamitin natin ay B. Pero, yung dalawa dito sa baba, open. B bar to. Kung hindi pa alam kung paano mag-bar chords, punta ka lang doon sa ibang lesson ko sa channel ko. B. Ayan ah. So, yung dalawa open, tapos E. So paano to? E at saka E major 7, okay? Pero yung dalawang string open at saka open to, okay? So ano yan? Yan lang yan. Ito yung E, sabihin na lang natin E to, pero open yung mga hindi nakalabit ha, kakalabitin lahat yon. Ito major 7. E major 7. Okay? Tapos, F sharp na ang bass niya is yung third niya. Saka ko na ipapaliwanag sa inyo kung bakit naging ganito. So, ito yon. Yung fifth string, wala po yan. Tapos, so sa mga tuwid, 6, 0, 4, 6, 7, at open. Yung 5th string, wala po yan. Tapos, uusad lang tayo ng dalawa para sa E. E, eto, E rin yan. E, na ang bass niya is yung 3rd niya. So, eto ulit, wala ulit yung 5th string. Tapos, open itong 1st string. Okay, so pakita ko sa inyo yung intro. Major 7, yung B at saka E major 7. Okay, yung intro natin. So papakita ko sa inyo yung kalabit. So, sa verse tayo, strumming na. Ang pattern ng strumming natin. Chak, chaka, chaka, chak, chaka, chaka, chak. Yun, yun ang pattern natin ha. So, umpisa natin dito. Ang tanong, bakit kailangan pa natin ng gantong chords? Eh, pwede namang F sharp na ganito. So, ang sagot ko po doon, hindi po kasi ako gaya ng ibang mga nagle-lesson na hindi pinapadali yung lesson, pero ang totoo, tinuturuan lang na maging tamad at wala naman talaga sa tono. Okay? So, yung tinuturo ko sa inyo yung tama. Okay? The strings in your eyes be chorus. And tell me we belong together. Yeah. Dress it up with the trappings of love. Okay. Be captivated from your lips. Stands on the colors. Tapos of heartache. Kasi heartache ka. Heartache. Okay, pakita ko ulit yung chorus ha. And tell me
belong together. Sit up with an F sharp 10 E. Chorus and tapos verse, B ulit. Yung B na yun na, open yun na. Hindi pwedeng yung na bar yun, hindi pwedeng bar. Kailangan open talaga yung dalawang string sa ilalim. Rain, fall, ito lang nga, paririnig ko sa inyo yung tunog pagka hindi natin ginawa yung chords na ganito. Okay, diba, ang sagwa ng tunog niya. Nasa tono pa rin siya, pero alam mo yun, parang bidjoke na sintunado yung kumakanta, pero baligtarin rin mo. Ikaw ang nasa sa tono, tapos yung bidjoke ang wala sa tono, diba? Nakakainis pagka ganun. Kaya tinuturo ko sa inyo. Kahit na medyo mahirap, kakayanin niyo yan. Okay, balik tayo ha. Tapos sa bridge tayo. Dito ka magbabar chords. Yan na. G sharp minor. Okay? So ito yun sa support fret bar. Tapos yung pinky mo at saka yung ring finger dun sa ito at saka ito. Minor. Kung hindi pa alam ko paano magplay ng minor chords na bar, sa channel ko dyan yan, how to play bar chord. So refrain, the greatest fan of your life. Okay, bridge, here we go. And I drop out G sharp minor, yan, F sharp major to ha. Kaya nga lang yung dalawa ulit na string open yan ha. So sa makatuwid, ito lang. Kalabitin nyo. Iyan lang ang pipindutin nyo. Hindi nakasama to. Pero kasama to sa kakalabitin. Lahat ang kakalabitin. Iyan na. And I drop out. Tapos open E.
Ah, siya nga pala. May dalawa kasing variation pala ng ano niya, ng intro. Pagka live ng ginagawa ni Edwin McKinyan, ang ginagawa niya lang. Okay, di ba ito? Tapos, usad ka, E pa rin siya, pero uusad ka ng 1, 2. Okay? Pero ang kalabit mo, hindi kasama yung 6th string at saka 1st string. Okay? Doon lang sa E, lahat. Pero pagdating dito, tapos, pasok ka agad sa chorus yun. Ay, sa intro. Pakita ko lang ulit sa inyo to ha, para malinawang kayo. So, ayan ha. Ang kakalabitin mo, eto wala to. Hindi na to kasama. Okay? Tapos eto, open yan. Yung last string. Okay? So, bali, ganito ang itsura niya. Okay? Actually, ito eh. Kaya nga lang, ang bass natin, yung third niya. Saka ko na sa inyo yung papaliwanag yan. Okay? Diba? Malayong-malayo yung tunog niya dito. Ganun pa rin siya, pero malayo yung tunog niya, diba? Yan ang gusto ko kasing matutunan niyo eh. Yung tunay na chords niya ng mga kanta, hindi yung padadaliin tapos wala naman talaga sa tono. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo. At kung may natutunan ka, please like at mag-comment kayo sa baba ng mga request song nyo na gusto nyong ipa-practice sa akin. Tapos, ano pa ba? Subscribe na kayo at hit na yung bell button para lagi kang updated sa bagong video ko, sa bagong mga lessons ko, tutorial. Yun lang. Maraming salamat. Andre here. Keep playing.